Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo sa isang napakagandang pag-aaral ng Salita ng Diyos. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong makatanungan kagaya na lamang ng ano nga ba ang sikreto sa seguridad at financial na prosperidad? At paano ba mapapasa atin ang biyaya ng Diyos? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessalu Pingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Atin pong i-review ang ating pinag-aralan sa ating nakaraang seminar, sa ating nakaraang episode, should I say, ating tinalakay, Revelations, Woman on the Moon. Umpisa natin. Question number one. Ayon sa Biblia, may ilang tunay na pananampalataya lamang. Question number two. Oh, sumagot na agad. Ang sagot ay isa. Ayan. Question number two, Sir Jessalu. Ayan. Tama o mali, ang pinakamainam na paraan upang mahanap ang tunay na iglesia sa panahon ng katapusan ay ang pagtatanong sa ating ina, ama, at mga kamag-anak. Ano kaya ang sagot? Ang sagot ay mali. Yes. Sa pamamagitan lamang ng Biblia natin malalaman ang katotohanan. Question number three. Number three, ang tunay na iglesia ng Diyos ay mananampalataya kay Jesus, susunod sa kautusan, at tinuturo ang Biblia. Ang sagot, Brother Kevin, ay? Tama. Question number four. Number four. Ayon sa Apokalipsis 12, ang tunay na iglesia ay katulad ng sa panahon ng mga apostoles. Itinuturo at ginagawa nito ang mga itinuturo at ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. Ang sagot ay? Tama. Question number five. Ayon sa Diyos, ang kanyang nalabing iglesia ay ipangangaral ang walang hanggang magandang balita sa buong sanlibutan. Ano ang dalawang iglesia na nangangaral sa buong sanlibutan? Ano ang inyong sagot? It's Catholic Church and the Seventh-day Adventist Church. Itong dalawang iglesia na ito ay ating makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Muli, welcome sa ating nagpapatuloy na programa. Kung hindi nyo po nakita ang ating nakaraan na episode, bisitahin nyo lang po ang website, www.amazingfactsphilippines.org. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo rin pong ilagay sa question form na makikita din doon sa website. At ang ating handout sa episode na ito, In God We Trust. Tayo ba ay may trust sa ating Panginoon? Nandyan po ang handout. Libre po ang pag-download sa website www.amazingfactsphilippines.org. Ang ating pag-aralan sa darating na mga episode, susunod na episode, si Sir Jessalu? Modern Prophets, Visions, and Dreams. Alam nyo ba na mayroong tunay na propeta ang Diyos? Paano ba natin malalaman kung ang propeta ay galing sa Diyos o hindi? Yan po ang ating pag-aralan sa susunod na episode. At sa ating episode 23, Mystery Babylon, Revelation Scarlet Harlot. Kikilalanin natin kung sino ba itong babae na ito. At sa ating pang-24 na episode, The Governor's Six Mysterious Mistakes. Ang ating pag-aaralan, The Secret to Security and Financial Prosperity. Ano ba ang sekreto sa seguridad? Kaibigan, sino ba sa inyo, gusto niyo po ba ng mas maraming pera? Mm-hmm. Pakitaas nga yung kamay kung gusto mo ng mas maraming pera. Gusto po natin ng mas maraming pera, hindi po ba? Meron nga nagsasabi kung sino man daw hindi nagtaas ng kamay, sinungaling daw. Kaibigan, wala naman pong masama. Hindi naman po masama na maging mayaman. Sinasabi lang sa Biblia, kapag ang ating isipan ay nasa pera na, at wala na sa Panginoon, ibang usapan na po yan. Pero tandaan po natin, napakabuti po ang ating Panginoon at ang gusto niya ay pagpalain niya tayo. Pero sa ating kapanahunan ngayon, nakikita po natin na sa halip na dumami ang ating pera, ay mas dumadami nang dumadami ang ating mga bayarin. Mm-hmm. Bakit nga ba ganyan? Na para bang ang ating pera ay wala ng halaga? Parang katumbas na lang siya ng tissue paper? Na tinatapon mo lang? Pagkatapos mo kanan, na itapon mo na lang. Napakabilis lang mawala at maubos. Para bang ang ating mga bayarin ay mga halimaw na lumalamon sa ating kita at napakabilis lang maubos ng ating pinagtrabahuan. Kaibigan, ano ba ang dahilan ng mga ito? Ano ba ang dahilan kung bakit minsan meron tayong nilalagay sa ating bulsa pero pagkatapos lang ng ilang sandali, uy, parang butas. Kahil wala natin makuha pang laman. Meron pong sinasabi ang Biblia,
Haggai chapter 1 verse 6. Pakiramdam mo ba? May butas ang iyong bulsa? Alam mo ba? Nakasulat yan sa salita ng Panginoon. Ito po ang sabi. Kayo'y magsisihasik ng marami at magsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisinom, ngunit hindi kayo nangagpapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Paano ba o ano ba ang solusyon sa butas ng ating mga bulsa? May butas ba ang iyong sisidlan, kaibigan? Alam niyo po, ang Panginoon ay merong sikreto na dapat nating malaman para ma-solve na ang ating problema. Ang sekreto sa seguridad at pinansyal na yaman ay ating matatagpuan sa salita ng Diyos. Dito nga po, ating babalikan ang isang istorya sa Biblia patungkol kay Jacob. Kilala po ba ninyo si Jacob? Si Jacob po ay isa sa anak ni Isaac. Meron siyang kapatid na si Esau. Ang nangyari nga lang ay nilinlang niya ang kanyang ama. Nilinlang niya ang kanyang ama na si Isaac. Supposedly kasi si Esau yung magmamana. Nang yung may birthright, sabi sa Biblia, nga lang nangyari, nilinlang niya ang kanyang ama, kaya napasa kanya tuloy. At galit na galit ang kanyang kapatid sa kanya at gusto siyang patayin ang kanyang kapatid. At sa, dahil sa kanyang takot, siya ay gustong tumakas, siya ay lumayo sa kanilang bahay. Alam niyo po, nung unang kapanahonan, mayaman ang kanilang pamilya. Nga lang sa kanyang pagmamadali, sino ba naman mag-iisip na magdala pa ng pera kapag gusto mo ng makaligtas, buhay mo na ang kapalit, kaya madali siyang lumayas. Susundan po natin kung ano nangyari sa kanya. Babasahin po natin Genesis chapter 28 verses 11 to 15. Sabi ng salita ng Diyos, at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. Kawawa naman si Jacob. Hindi man lang siya nakatulog sa isang 5-star hotel. Paano ba naman? Wala siyang nabit-bit na pera. At ang una niya tuloy, bato na lang. Nasubukan niyo na po ba mag-una ng bato? Hindi pa? Mas mayaman pa pala kayo kay Jacob sa sitwasyon na ngayon. Yes. Pero mga kaibigan, may mabuting nangyari sa kanya habang siya ay nag-uuna ng bato. Sabi po dito, at nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. Habang siya ay nag-uuna ng bato sa kanyang pagtulog, siya ay nanaginip. Nakita niya ang isang hagdan na galing dito sa lupa, umaabot doon sa langit at nagmanhik manaog ang mga anghel doon. Alam niyo ba na ang hagdanan na yan ay sumisimbolo kay Jesus? Mababasa niyo po sa aklat ng Juan. Na hagdanan na yan ay sumisimbolo kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Dahil si Jesus ang siyang koneksyon ng lupa at ng langit. At sa pamamagitan ni Jesus ay nakakapag-ministeryo ang mga anghel dito sa lupa. Ngayon mga kaibigan, binigyan ng Diyos ng pag-asa itong si Jacob. Sabi po dito sa Genesis 28 verses 11 to 15, at may pangako din na sinabi ang Panginoon sa kanya. At narito, ako'y sumaiyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. At pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magagawa ang sinalita ko sa iyo. Wow, napakabuti ng ating Panginoon. Bagaman si Jacob ay makasalanan, ngunit nandyan pa rin ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya. At anong nangyari dito dahil sa pag-ibig ng Panginoon kay Jacob? Anong kanyang ginawa? Dito po ay talagang naantig ang damdamin ni Jacob. At makikita natin kung ano ang kanyang naging reaksyon. At ito rin po, kung ano man ang gagawin ni Jacob, ito din po ang sikreto sa seguridad at pinansyal na yaman. Sabi po dito, Genesis 28 verses 22-22. Babasahin natin ang salita ng Diyos. At si Jacob ay nagpanata. Anong ginawa niya? Nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot. Anong pangako niya? Na anupat ako'y makababalik na payapa sa bahay ng aking ama
ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat na ibigay mo sa akin ay, ito yung pangako, walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Na manata si Jacob na ibibigay niya sa Diyos ang ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay ng Diyos sa kanya. Kaibigan, tanong, sa puntong ito, may pera ba si Jacob? Wala. Wala. Wala siyang dalang pera. Pero nangako siya sa Panginoon na kung ano man ang kanyang matatanggap, isa sa bawat sampu ay ibabalik niya sa Diyos. At ito din po ang sekreto sa seguridad at pinansyal na yaman. Ang pagbabalik ng ikapo. At dito po mga kaibigan, nanggaling ang ating prinsipyo sa pag-iikapo. At alam nyo ba, pinagpala kaya ng Diyos si Jacob? Sir Jessel, pinagpala ba siya ng Diyos? Yes, sa katunayan, naging napakayaman ni Jacob sa kanyang lugar. At pwede ngang ihalintulad natin siya kay Bill Gates sa kapanahonan natin ngayon, o di kaya kay Jeff Bezos, siya ang naging pinakamayaman, mga kaibigan. Kaya nga, labis ang pagpapala ng Panginoon. Basta lang ginagawa natin ang ating katungkulan para sa Kanya. Tandaan po natin, mayroong talata sa Biblia. Sabi po sa Proverbs chapter 10, verse 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinagdag ang kapanglawan. Mm-hmm. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay nagsauli na kung ano ang para sa Diyos, tayo ay biyayaan ng ating Panginoon. Gusto mo ba nang magkaroon ng kasaganaan sa iyong buhay? Gusto ko. Yes. Gusto po natin na matanggap natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Paano ba mapapasa ating pagpapala ng Diyos? Ito ay matutuklasan natin ang sekreto po dito. Ngayon, patungkol po sa tithe, babasahin natin Leviticus 27 verse 30, Brother Kevin. Mm-hmm. Basahin natin. Makikita natin dyan, dyan po sa talatang yan, makikita natin yung patungkol sa ikapo. Although nabasa na natin yun, patungkol sa kwento ni Jacob, pero marami pang talata sa Biblia ang patungkol sa ikapo. Tandaan po natin, ang ikapo ay 10% ng anuman na biyaya na binigay ng Diyos sa atin. And at sabi dito? Yes, by the way po, sa Leviticus 27 verse 30, sabi dyan, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging binhi ng lupa o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Dito natin mababasa na ang ikapo pala ay banal. Alam mo ba, Brother Kevin, na meron lang iilang mga bagay na tinatawag na banal sa Biblia. For example, sabi sa Biblia, ang Diyos ay banal. Ang kanyang pangalan ay banal. Ang kanyang kautusan ay banal. Ang kanyang salita ay banal. Ang sabat ay banal. Banal. At ang ikapo po ay banal. Kaya kaibigan, sa tingin mo ba mahalaga ang ikapo? Yes. Dahil yan ay banal para sa Panginoon. At sabi nga sa talata, Leviticus 27 verse 30, ito ay sa Panginoon. Ibig sabihin, ang ikapo, hindi po natin pagmamayari. Ito ay pinapagmamayari ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagsasauli sa Kanya, kinikilala natin na Siya ang may-ari ng lahat. At ng lahat ng meron tayo ay kaloob mula sa Diyos. Yes. Sa totoo lang, wala tayong atin. Yes. Sabi sa James 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Well, sabi naman ng iba, bakit naman ako naman ang naghirap ng lahat ng pera na nandito sa akin? Pero ang tanong po, sasabihin mo, ang bahay na ito ay sa akin, ang kotseng ito ay sa akin dahil pinagpawisan ko ito. Pero sino ba ang nagbigay sa atin ng kalakasan? Walang iba. Walang iba po ang ating Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, kundi iyong aalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng meron tayo, Brother Kevin. Wala tayong sa atin. Yes. Lahat ay sa Panginoon. Kaya tayo pang nagpagod niyan, kung hindi naman tayo binigyan ng Diyos ng buhay, hindi natin makakamtan yan. Kaya alam natin na lahat na meron tayo ay bigay ng Diyos.
Ngayon, ang tanong, ano ba ang paggagamitan ng ikapo or one-tenth sa Biblia? Sabi, babasa tayo. Numbers 18 verse 21. At sa mga anak ni Levi, sino bang mga Levites? Ito yung mga tao na namamahala sa serbisyo doon sa loob ng templo. Yes. Aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Ngayon, kaya nga, hindi na kailangan magtrabaho ng mga Levites or yung mga namamahala sa serbisyo sa templo sapagkat sila ay binibigyan ng bahagi dahil sa kanilang paglilingkod. Kaya hindi nila kailangan maghanap or magtrabaho ng sekular na trabaho. Labas sa kanilang gawain doon sa templo. Yes. Kaya kailangan na sila ay maglingkod sa Panginoon full-time talaga. Mm-hmm. At alam niyo po ba, itong panukala na ito ay nagpatuloy kahit pa sa kapanahunan ng mga apostoles, kahit pa sa kapanahunan nila Pablo? Yes. Yes, mababasa po natin sa Unang Korinto bersikulo 9 hangga kapitulo 9 bersikulo 13 at 14. Babasahin ko, Brother. Meron kasi ibang mga tao sa Jerusalem, sinasabi nila, ang pag-iikapo daw ay sa lumang tipan lang, pero hindi. Kahit sa kapanahunan ng mga apostol nagpapatuloy po ito. Sabi dito, sabi diyan, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipang asiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo at ang mga nagsisipag lingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Verse 14 sabi, gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon. Sino bang nag-utos, Brother Kevin? Ang Panginoon ang nag-utos. Panginoon. Na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Napakaliwanag, Sister Jessalu. Ang gospel ministry po ay isusulong sa pamamagitan ng tithe or pag-iikapo. At sila po yung mga tumatanggap nito, yung mga evangelist or yung mga pastor, ay hindi po sila yung mayaman. In fact, kung ikaw ay mangangaral, kailangan pa nga ng asawa nila na magtrabaho pa upang matususan ang kanilang mga pangangailangan. At isa pa po, walang sino man na yumayaman sa pagtanggap ng ikapo. Pero alam mo ba, sa ibang iglesia, Brother Kevin, iba yung sistema nila. Na-abuso. Dahil, yes, kasi yung tithe nila, yung ikapo nila, nananatili sa local na iglesia. Mm-hmm. At dumidiretso sa pangulo, sa pastor ng iglesia na yon. At kung ikaw ay malakyang yung kongregasyon, malaki rin yung matatanggap at ikaw ay yayaman. Kaya nga, yung ibang tao, yung ibang mga tagapamahala sa kanilang iglesia ay yumayaman, nakakapagawa sila ng napakalaking bahay, mansion pa. Itong matindi. Yes. Yung iba nga, kayang bumili ng private jet na nagkakahalagang $20 million. Just imagine. Napakayaman nila na pwede silang maglakbay kahit saan. Pero kaibigan, hindi po ganyan sa Seventh-day Adventist Church. Kasi sa Seventh-day Adventist Church, ang ikapo ay hindi po dumidiretso sa pastor. Halimbawa, kapag ikaw ay nag-iikapo sa iyong simbahan, sa lokal na simbahan, sa Seventh-day Adventist Church, lahat ng ikapo sa simbahan na yon, yun ay aakyat patungo sa tinatawag na mission or sa konferensya. At yung mission o yung konferensya, sila yung nagpapasweldo sa pastor. Kaya nga, ang mga pastor, malaki man ang kanyang simbahan o maliit, pare-pareho ang kanilang sweldo. At ganyan po ang sistema sa Seventh-day Adventist Church. Kaya nga, yung mga pastor, hindi sila matatakot na turuan ng tama yung kanilang mga miyembro. Kasi yung nagpapasweldo sa kanila ang konferensya. At pwede nilang disiplinahin na turuan ng tama yung kanilang mga pinapamahalaan. Pero alam niyo po bang kagandahan sa Seventh-day Adventist Church? Yung ikapo na binibigay ninyo sa simbahan sa inyong local church ay hindi lang po yan basta para dyan. Makakatulong din yan sa gawain sa iba't ibang lugar. Kasi nga, halimbawa, yung ikapo na tinatanggap ng mission, yan ay may porsyento dyan, may bahagi dyan na aakyat sa tinatawag na union. At yung union po, halimbawa, sa Luzon, dito sa Luzon, kung saan natin nire-record itong programang ito, ang ikapo dito sa Luzon ay mapupunta sa North Philippine Union Conference. At ibig sabihin, yung ikapo
galing sa iba't ibang maliit na iglesia ay makakatulong sa gawain sa Palawan, makakatulong sa gawain sa Ilocos at sa iba't iba pang nasasakupan, pati na sa Bicol Region, iba't iba pang nasasakupan ng North Philippine Union Conference. At alam nyo bang kagandahan? Hindi lang basta dito sa Pilipinas. Dahil yung ika po nating binibigay dito sa local church, umaakyat yan patungo sa mission, galing sa mission patungo sa union, at may bahagi din ng ika po na nandoon sa union na umaakyat patungo sa division. Sa Pilipinas, ang nasa ilalim po ng Southern Asia Pacific Division, at ang mga division naman po, meron tayong 13 divisions sa buong mundo, at yan ay pinapanguluhan ng General Conference. Ibig sabihin, yung ika po dito sa Pilipinas ay nakakatulong sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakakatulong sa gawain sa Africa, nakakatulong sa gawain doon sa pati sa India, pati sa Middle East. Nakakatulong po ang ating mga ika po dito sa Pilipinas. Ganyan po ang sistema sa Seventh-day Adventist Church, kaya hindi po naaabuso ang ika po dito sa Seventh-day Adventist Church. Atin po natuklasan sa ating nakaraang pag-aaral na Seventh-day Adventist Church ay ang tunay na iglesia ng Diyos. At ganyan po ang sistema ng ika po sa Seventh-day Adventist Church. At sabi nga ng aking asawa, hindi po nakakapagpayaman ang ika po dito sa Seventh-day Adventist Church, kasi ang mga pastor, ang kanilang tinatanggap, mga misyonaryo po ang mga pastor dito sa Seventh-day Adventist Church. At sapat lamang sa kanilang pamilya at sa kanilang pangangailangan yung kanilang sweldo. Kaya nga ang iba, ang kanilang mga asawa ay nagtatrabaho rin para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ganyan po ang sistema sa Seventh-day Adventist Church. Ngayon po, tingnan natin, ano pang sinabi ni Jesus? Matthew 23 verse 23. Alam niyo po ba na kahit si Jesucristo mismo ay inindorso niya? Yes. Ang pag-iika po, although hindi siya direkta, pero makukuha natin dito sa talatang ito na talagang ang binanggit ni Jesus ang patungkol sa ikapo. Babasahin po natin, Matthew 23 verse 23. Sabi diyan, "Saba ninyo mga eskriba at mga pareseo, mga mapag-imbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ano po? Ikapo." Yes. Ano yung kanilang binibigay ng ikapo? Yerba buena at ng anis at ng kumino at inyong, by the way, yung mga yan, yerba buena, anis at ng kumino, yan po ay mga spices at yan yung pinakamaganda na klase ng ikapo na kanilang maibibigay doon sa templo noong kanilang kapanahunan. At sabi dyan, at iyong pinababayaan, di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili ibat ang karunungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat, sana ninyong gawin ang mga ito. Anong tinutukoy diyan ni Jesus na dapat gawin? Yung mga katarungan, pagkahabag at pananampalataya. At, merong at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ano pa bang iba pang binanggit diyan? Dalawang bagay po ang binanggit. Unang binanggit, yung pag-iika po. Pangalawang binanggit ay yung katarungan, pagkahabag at ang pananampalataya. Kaya sa huling phrase ng talata na iyan, anong tinutukoy dyan na huwag pabayaang gawin yung iba? Wala po yung iba kundi yung pag-iika, ika po. Kaya sabi ni Jesus, dapat kayo ay mahabag, dapat kayo ay magkaroon ng karunungan at pananampalataya. Ngunit huwag nyo ring kalimutang o huwag nyong pabayaang gawin yung pag-iika po. Kaya ayan, nakita natin na ininurso mismo ni Jesucristo ang pag-iika po. Meron naman mga tao na nagsasabi na para lang daw sa mga Hudyo ang ika po. Sir Jocelyn, no? Para lang ba sa mga Hudyo kaibigan ng pag-iika po? Tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia. Babasahin natin. Tingnan nyo po mabuti sa screen. Babasahin ko po ng malakas. Sabi dyan, Leviticus 27 verse 30. At lahat na ikasampung bahagi ng Hudyo, maging sa binhi ng Hudyo o sa bunga ng mga Hudyo ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Yan ba sinabi na salita ng Diyos? Hindi. Hindi. Hindi po ganyan ang sinabi na salita ng Diyos. Ano bang tama? Basahin ko uli, ha? Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sabay-sabay tayo, Sir Jocelyn. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Ayan, para lang ba sa mga Hudyo ang ika po? Hindi. Para po ito sa lahat. Para po sa lahat ng mga tao, mga kaibigan, yan po ang pag-iika po. Ang ika po, hindi po natin yan binibigay sa Diyos. Ang ika po ay ating sinasa uli. Kasi sino bang nagmamayari ng ika po?
ang Diyos. Hindi po natin ito pagmamayari. Kaya ang pag-iikap po ay pagsasauli pa lang. Kapag nag-iikap po tayo, hindi pa tayo nakakapagbigay sa Diyos. Kasi siya na, in the first place, ang nagmamayari niyan. Ngayon mga kaibigan, siguro ikaw ay nakakapag-isip, nako, hindi ako nakakapagbigay ng ikapo. Kaya nga pinapaalam sa iyo ng Diyos ang katotohanan ngayon. At may blessing sa iyo kapag gagampanan mo ang iyong katunggulan. Proverbs 10 verse 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idadagdag ang kapanglawan. Gaano ba kahalaga ang pagsasauli ng ikapo? Kaibigan, marami po tayong natututunan sa ating pag-aaral. Pero tanong, mahalaga ba ang pagsasauli ng ikapo? Alam po natin na ang pag-ikapo ay banal. Alam po natin na ang pag-ikapo, yan ay ipinangako ni Jacob at merong pagpapala na ibinibigay ang Diyos. Pero gaano ba talaga ito kahalaga? Sasagutin natin ang tanong na yan pagkatapos ng ilang sandali. I often tell my children when they are nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, Revelation's Secret to Security and Financial Prosperity. Ating pong natuklasan na ang pagbabalik pala ng ikapo ay nagbibigay ng pagpapala. Ito po ay pagmamayari ng Panginoon. At hindi po nagbibigay ng kapanglawan ng Panginoon, basta ginagawa lang natin ang ating katungkulan. Ang tanong, Sister Jessalo, gaano ba kahalaga ang pagsasauli ng ikapo? Mahalaga ba ito? Babasahin po natin ang talata. Malakias 3, versikulo 8 at 9. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at handog. Wow! Ganyan pala natin pinagnanakawan ang Diyos? At sabi diyan, verse 9, kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Pwede nating pagnakawan ng Panginoon. Delikado ba kapag ninanakawan natin ng Panginoon? Yes. Hindi ba't kasalanan ng pagnanakaw? Kaya nga sinusumpa tayo ng Panginoon kapag hindi tayo nagbabalik ng ikapo. Haggai chapter 1 verse 9, sabi diyan, kayo'y nangaghintay ng marami at narito, ang dumating ay kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay ay nahahandusay, nawasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling bahay. Sabi ng Panginoon,
ang ganda-ganda na ng bahay ninyo, ang laki-laki na, ngunit ang aking bahay nakahandusay, pinapabayaan ninyo ang aking simbahan, pinapabayaan ninyo ang aking gawain. Kaibigan, kapag ang iyong pera ay inihip ng Diyos, kapag ang iyong yaman ay sinumpa ng Diyos, malayo ba ang maaabot niyan? Saan ba ang mas malayo ang maaabot? Ang iyong 90% na may pagpapala ng Diyos? O ang 100% na may sumpaan ng Diyos? Saan ba ang mas malayo maaabot? Alam natin na mas malayo maaabot yung 90% dahil nandyan ang pagpapala ng Diyos. Sabi ng Proverbs 10 verse 22, basahin natin lahat, Sir Jasalu. Proverbs 10, 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Actually po, hindi mapapasa atin ang biyaya ng Diyos habang ninanakawan natin siya. Kaya po, siguro ang ilan sa inyo nakapag-iisip, naku, paano ko babayaran yung aking hindi pag-iika po? Ang laki na ng utang ko sa Diyos. Pwede po yung makansel. Yan po ay sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Yes. Ang tanong po, kasunod na ating katanungan, saan natin ilalagak ang ating ika po? Malakay chapter 3 verse 10. Babasahin ko po. Sabi diyan, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Saan ba yung bahay ng Panginoon? Ano bang bahay ng Panginoon, Brother Kevin? Alam natin ang bahay ng Panginoon ay ang iglesia. Ang tanong, may tunay ba na iglesia ang Diyos? Yes. Yes, alam natin na may tunay na iglesia ang Diyos. Kaya dapat nating isauli ang ikapo sa iglesia. At anong gagawin? Bubuksan ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Ngayon, kapag tayo ay nagbabalik ng ikapo, ano bang ating gagawin? Pagtanggap natin halimbawa ng ating sweldo. Ano bang ating unahin? Unahin ba nating kuhanin yung ating, okay, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, pambayad ng tuition, tapos yun bang natira? Yun na lang ang ating kukuhanan ng ikapo? Ganun ba dapat? Hindi. Sino ba dapat ang mauna? Dapat mauuna po ang Diyos. Sabi sa Matthew 6 verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaibigan, unahin natin ang Panginoon at makakapagtiwala tayo na gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. Idadagdag na lang ng Panginoon ang lahat sa iyo. Basta unahin lang natin siya. Sabi nga rin sa Malakay chapter 3 verse 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kita natin dito, naiingatan din ng Panginoon ang ating mga pananim. Kung ikaw ay mambubukid, ingatan ng Panginoon ang iyong mga pananim. Siguro kung ikaw ay nagtatrabaho sa syudad, ingatan ng Panginoon ang iyong trabaho o di kaya ang iyong negosyo. Merong kwento si Sir Jessalo patungkol sa isang mambubukid. Siya ay masugid. Kada Sabat ay nagbabalik siya ng kanyang ikapo. Pero ang nangyari, inatake ng balang bang tawag doon, yung locust. Inatake ng locust yung kanyang mga pananim. At syempre, naubos yung kanyang pananim. Nagtanong yung kanyang kapitbahay na magsasaka din. Kaibigan, akala ko ba kapag ikaw ay magsasauli ng ikapo ay poprotektahan ng Panginoon ang iyong pananim? Pero nang nangyari, bakit kinain ng mga insekto ang iyong pananim? Can imagine, napakamot siya. At sabi niya, kaibigan, alam mo, hindi ko alam. Ang alam ko lang, itong bukirin na ito ay pagmamayari ng Panginoon. At yung mga insektong yon, sila ay pagmamayari ng Panginoon. Kung gusto niyong pakainin ng kanyang mga insekto sa kanyang bukirin, bahala siya. Anong gusto niyang gawin?
At alam niyong ginawa niya? Dahil nga wala na siyang pananim na natatira, muli siyang nagtanim. At alam niyo po kaibigan, sa taong iyon, siya yung pinakamaraming ani sa lahat ng mga magsasaka sa kanilang lugar. Minsan po tayo ay sinusubok. Pero huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Hawakan lang natin ang Panginoon. Meron nga kasabihan, all things work together for good to them that love God. Sila na mga nagtitiwala sa kaniyang pangako. Kaya kung hindi pa good ang all things, kung hindi pa good lahat, hindi pa po yun lahat-lahat. Dahil kapag tayo nagmamahal sa Panginoon, ang katapusan talaga ng kwento ay kabutihan para sa atin. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang makayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ibibigay ng Panginoon ang iyong mga kailangan. Yes, mga kailangan. Eh, for example, Sister Jessalo, pwede ba tayong humiling na, Panginoon, magbabalik ako ng ikapo. Kailangan ko ng Fortuner. Pwede ba ganun? Hindi. Hindi na po ganun. Alam po ng Panginoon kung ano ating pangangailangan at kung anumang bagay makabubuti sa atin, ibibigay yan ng Panginoon. Pero kung alam ng Panginoon makakasamayan sa atin, hindi po yan ibibigay ng Panginoon. Tandaan po natin, Proverbs 10 verse 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Yan pala mga kaibigan. Yan ang ikapo. Malaki ba ang hinihingi ng ikapo? Ng Panginoon, should I say? Hindi. Ang ikapo ay 1/10 ng ating kita. Malaki ba yan? Maliit. Well, tingnan po natin ito. Halimbawa, magkano ba ang ikapo ng 1,000,000? 100,000. 100,000? Yes. Nako, ang ibang mga tao, mga kaibigan, pag marinig nila 100,000, ang laki-laki naman yan. Pero kaibigan, isipin mo pong mabuti. Kapag ikaw ay merong 1,000,000, kaya mo bang ibigay ang 100,000? Yes. Bakit hindi? Meron kang 1,000,000. Kung hindi ka pinagpala ng Panginoon, hindi ka magkakaroon ng 1,000,000. Kaya huwag kang magdalawang isip na ibalik sa Panginoon ng 100,000 kasi siya ang nagmamay-ari niyan. Kaunti lang yan. Kasi magkano matitira sa'yo? 900,000. Magkano lang yung ibabalik mo sa Panginoon? 100,000 lang. Actually, isipin nating mabuti. Isipin niyo po ito. Kung meron lang kayong 10 piso, magkano ikapo? Piso. Malaki, maliit. Maliit. Hindi tayo mahirapang magbigay ng piso, tama? Magkano po ba ang ikapo ng 100? 10 peso. Pero, malaki ba, maliit? Maliit lang, madaling ibigay. Magkano ba ang ikapo ng 1,000? 100. Kayang ibigay? Kaya. Magkano ikapo ng 1,000,000? 100,000. Mahirapan ka bang ibigay yan? Noon nga wala kang pera, madali lang sa iyo magbigay. Ngayon pa na nagkapera ka na. Kaibigan, kaunti lang po ang ikapo. At huwag kang magdalawang isip na ibigay yan sa Panginoon. Halimbawa, kung iyo namang income ay iyong pinagkakitaan ay ang pananim. Halimbawa, mayroon kang prutasan. At nag-ani ka ng 10 bagon ng mangga. Gano'ng karaming ikapo? Isa. Anong gagawin mo yan? Dadalhin mo yan sa simbahan at ibibigay doon sa pastor? Hindi po ganon. Ang ginagawa po ng iba, binibenta nila yon at ang value, yung pera, ng equivalent noong 1 bagon ay binibigay nila sa simbahan at yun yung ikapo. Ang ginagawa naman ng iba, nag-estimate sila. Okay, magkano kaya ang halaga ng 1 bagon? Ganito. So ito yung aking ikapo. Kaibigan, ingat ka kapag ikaw ay mag-estimate. Siguraduhin niyo po na hindi mo lulugiin ang Diyos. Huwag na huwag malulugi ang Diyos. Mas mabuti pang ikaw malugi kaysa ang Diyos malugi. Kasi kapag pagnanakawan mo ang Diyos, malaking kasalanan yan. Napakabuti po ng Diyos. Huwag kang matakot magbalik ng ikapo sa Panginoon. Ang ikapo ay 10% ng ating kita. Kagaya po ng Sabat, ang Sabat ay isa sa 7 araw. Meron kang 6 para sa iyo, pero ang isa, yan ay sa Panginoon.
Yan din po ang Sabat, espesyal para sa ating Panginoon. Muli, ang ika po ay 1/10 lang ating kita. Sabi sa Malakias 3, versikulo 8, nananakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninakawan? Sa mga, ano pong sabi? Ikasampung bahagi, number one, at sa mga handog. Wow! Meron pa palang isa. Pwede natin pagnakawan ng Diyos at least sa dalawang paraan ayon sa Malakias 3, versikulo 8. Kapag hindi tayo nagbabalik ng ikapo at kapag hindi tayo nagbibigay ng handog. Tandaan niyo po, ang pag-iikapo, kapag nag-iikapo tayo, hindi pa tayo nakakapagbigay sa Diyos. Kasi pangmamayari na yon. Kung gusto nating magbigay sa Diyos, yun ay sa pamamagitan ng mga handog. At sabi ng Diyos, huwag niyo akong pangnakawan. Nananakawan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ikapo, hindi tayo nagsasauli at hindi tayo nagbibigay ng mga handog. Ngayon, pag-usapan po natin ang handog, ang pagbibigay ng handog. Ano ba ang prinsipyo sa pagbibigay ng handog? Unang prinsipyo, magbigay na walang pagdadamot. Huwag po nating pagdamutan ng Diyos kapag tayo ay nagbibigay. Babasahin niyo po ang Lucas 21 verses 1 to 4. Meron po diyang kwento patungkol sa isang dukha. Naghulog siya ng kanyang pera doon sa templo. Kaunti lang, kusing, yung kanyang hinulog. At sabi ni Jesus, siya yung pinakamalaki ang ibinigay. Sabi ng mga alagad, Panginoon, paano ganun? Ang liit lang yung binigay niya. Pero sabi ni Jesus, kasi yung kanyang binigay, yun na lang yung natitira sa kanya. Meron nga ang kasabihan, ang halaga ng ating kaloob sa Diyos ay hindi kung magkaano ang ating ibinigay. Ngunit kung gaano na lang ang natitira sa atin pagkatapos nating magbigay. Kaibigan, magbigay ka na walang pagdadamot. Yung iba, kapag nagbibigay sila ng kanilang handog, yung mga tumutunog na lang, yung mga sintimo, yung nilalagay sa handog, hindi po dapat ganyan. Magbigay po tayo na walang pagdadamot. Meron pang isang prinsipyo, kaibigan, magbigay ka ayon sa iyong kita o gagawin ng Diyos ang iyong kita ayon sa iyong pagbibigay. Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Panginoon. Sabi nga sa Lucas 6, versikulo 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Paano mo ba sinusukat ang Panginoon? Magbigay ka po, maging mapagbigay, at huwag tayong magdanamot. Pamilyar po ba tayo sa Dead Sea? Ano bang meron dyan sa Dead Sea? Ang Dead Sea ay isang napaka-alat na tubig. At siya ay patay dahil nga walang kahit anumang buhay ang nandyan. At least walang mga isda na namubuhay sa Dead Sea dahil sa sobrang dami ng asin. Kasi anumang nangyayari sa Dead Sea, Sister Jessalu? Ang Dead Sea ay... siya ang tumatanggap ng lahat ng mga tubig sa iba't ibang bahagi po ng Middle East, that part. Yes. Mm-hmm. Tinatanggap lang siya ng tanggap. Tumatanggap siya ng tubig galing sa Jordan River at iba't iba pang mga maliliit na mga ilog. Pero hindi siya nagbibigay. Kaya nangyayari tuloy, naiipon sa kanya ang asin. Kaya siya ay umaalat ng umaalat. Ayaw mo pong maging maalat ang iyong buhay. Kasi kapag maalat ikaw, wala pong tao. Kapag naging maalat tayo, walang tao na mabubuhay sa ating paligid. Kaya iwasan natin ang pagiging makasarili. Sabi sa Proverbs 10:22, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idadagdag ang kapanglawan. Kung pinagmamayari na ng Diyos ang lahat, isa pang tanong, bakit niya kinakailangan ang aking pera? Naisipan niyo bang magtanong ng ganyan habang kayo ay nakikinig? Kung pinagmamayari ng Panginoon ang lahat, bakit niya pa kailangan ang aking pera? Actually, mali ang tanong eh. Mali. Mm-hmm. In the first place, hindi natin pera ang kung anumang hawak natin ngayon. Yan ay pagmamayari ng Panginoon. Actually, in reality, hindi pera yung kailangan ng Panginoon eh. Bakit niya ba itinayo itong ordinansa niya ito? Bakit niya ba ito ipinag-utos yung patungkol sa pag-ikapo
at pagbibigay ng handog. Bakit nga ba, Sister Jessalo? Upang tulungan tayo, Brother Kevin, upang mamatay ang ating pagiging makasarili. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, gusto niya na ibigay natin ang ating, hindi lang yung pera, hindi lang yung isasauli natin yung pera, kundi yung ating puso ay ibigay po natin sa ating Panginoon. Kaya kung tayo po'y magbibigay or magsasauli sa Panginoon, gawin po natin ng sa hindi pagdadamot. Yes. Kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, nababawasan ang ating pagiging makasarili. Kasi kapag tanggap lang tayo ng tanggap, puro sa atin eh. Mm-hmm. Pero kapag nagbibigay tayo, naglalabas tayo ng naglalabas at nababawasan ang ating pagiging makasarili. Ikalawang prinsipyo po, ang dahilan sa pagbibigay ng handog ay magbigay na masaya. Kapag tayo po nagbibigay ng handog, kailan po tayong magbigay na masaya. Ayon nga po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani ay dapat datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kapag tayo nagbigay, dapat tayo ay masaya, hindi po tayo napipilitan. For example, kagaya na mabigat lamang ng loob. Birthday mo, Brother Kevin. At tapos sabi ko sa iyo, Brother Kevin, meron akong ibibigay sa iyo na regalo. Tapos sinanggap mo. Tapos sabi ko sa iyo, alam mo ba, kung hindi mo lang talaga birthday, hindi ko yan ibibigay sa iyo. Napakamahal niyan. Gusto bang tanggapin pa ang regalong binigay ko sa iyo, Brother Kevin? Kakahiya naman. Ibabalik ko na lang. Of course not. Kailan po kapag tayo nagbigay, tayo ay masaya. Hindi po na tayo ay napipilitan. Yes. Sabi sinusumbat po sa, pa na, yes? Sinusumbat pa. Yeah. Panginoon, kasi ayaw kong matanggap yung iyong parusa. Ayaw kong makatanggap ng iyong tawag nito, punishment at iyong mga pangit na resulta sa aking buhay. Kaya magbabalik na lang ako na ikap po. Magbibigay na lang ako ng handog. Napipilitan ba? Ayaw makatanggap ng sumpa. Hindi po dapat ganun. Proverbs 11 verse 24 po nagsasabi, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit pa kaysa karampatan. Ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidiligan din. Yan. Kaya nga kaibigan, huwag tayo magdalawang isip na magbalik na ikapo at magbigay ng mga handog. At magbigay tayo ng masaya. Sabi sa Matthew 6:19 and 21, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nangahuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Marami pong mga tao ang kanilang yaman, dito lang nila nilalagay sa lupa. Palaki ng palaki ang kanilang bahay, parami ng parami ang numero sa kanilang bank account, pero kaibigan, darating ang araw, hindi po natin mapapakinabangan yan. Kahit gaano pa kaganda ang iyong bahay, pero kung wala ka naman sa langit, sayang din, kaibigan. Ang puso, alam mo ba, Brother Kevin, ang ating puso at ang ating bulsa ay magkalapit sa isa't isa. Mm-hmm. Meron ngang nagsasabi na ang pinakasensitibo daw na nerve sa katawan ay ang nerve na konektado sa ating bulsa. Kasi nga, napaka-sensitibo niya. Kapag pinag-usapan na yung pera, ang tagal mag-isip. Pag pinag-usapan na yung pera, parang masyadong sensitibo. Mm-hmm. Sabi sa Matthew 16, ito po yung karugtong ng talata, sapagkat kung saan naroon ang iyong puso, doon naman duroon ang iyong, kung saan naroon ang iyong kayamanan, should I say, doon naman duroon ang iyong puso. Kaibigan, yes. Nasaan ba ang iyong yaman? Yes. Kung nandoon, kung nasaan po ang iyong yaman, nandoon din po ang iyong puso. Pero alam niyo ba, ang kabaligtaran yan, totoo din, kung nasaan ang iyong puso, nandoon din ang iyong yaman. Halimbawa na lang, merong mga tao na ang kanilang puso ay nasa kanilang tahanan.
Ayan. Meron namang iba, ang kanang puso ay nasa kanilang sasakyan. Kaya upgrade lang upgrade ng sasakyan. Yes, meron namang iba, ang kanilang puso ay nasa kanilang mga anak. Mga apo nila. Kaya yes. Lalong-lalo na yung mga lola. Pag dumating na yung apo, nako, ang bilis lumabas ng pera. Alala niyo po, yung lola ninyo, yung mga lolo at lola dyan na nakatingin. Di ba ganyan ang ginagawa? Kasi nga, nasa mga apo yung puso. Kaya mabilis maglabas ng pera. Meron namang iba sa kanilang nobya. Kanila nang ilalabas lahat ng kanilang pera para i-date lang at bigyan ng bulaklak yung kanilang nobya. May mga kalalakihan, kapag pinag-usapan na ang kanilang sinisinta habang nagliligawan pa, Sir Jessalo, ginagawa, ayan, darling, gusto mo ba yan? Tumingin pa lang, tinanong na, gusto mo ba? Tapos bibilhin agad, tapos magtatanong, may gusto ka pa bang iba? Pero kapag nakasal na, pagkatapos ng magsama, ang hirap na maglabas ng pera. Magtanong yung asawa, darling, sweldo mo naman, di ba? Bayaran natin to. Tapos sasabihin, kabibigay ko lang sa'yo ng pera. Kaibigan, ano bang nawala? Pera bang nawala? Anong nawala? Hindi. Nawala ang pagmamahal. Kung nandyan ang puso, nandoon din ang yaman. Kaya in reality, hindi pera ang hinihiling ng Panginoon eh. Ang ating puso. Ang hinihiling ng Panginoon ay ating puso. Ayon nga sa Matthew 6 verse 21. Basahin nga natin ulit mga kaibigan, may sabay. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay doon naman duroon ang iyong puso. Kung nasa Panginoon ang ating puso, nandoon din ang ating yaman. At isa pa, kung ating puso ay nasa gaway ng Panginoon, nandoon din ang ating ikapo, Brother Kevin. Yes. Kaya nga, kaibigan, ang totoong tanong, nasa Panginoon ba ang iyong puso? Kung nasa Kanya ang iyong puso, hindi ka mahihirapan na gawin ang Kanyang inuutos. Ang pag-iikapo at ang pagbibigay ng handog. Kung nasa Panginoon ang iyong puso, gagawin mo ang lahat para matulungan lang ang gawain ng Panginoon upang sa lalong madaling panahon, bumalik na si Jesus at sama-sama tayong sasalubong sa Kanya. Tandaan niyo po, ang ikapo ay isa sa uli natin sa Panginoon. Ito ay pinagmamay-ari ng Panginoon. At kung gusto nating magbigay sa Panginoon, yun ay sa pamamagitan ng handog. Sa Seventh-day Adventist Church, by the way, magkaiba po ang nilalagyan ng ikapo at ng handog. Yung ikapo, nilalagay sa sobre at nilalagay doon yung nilalagay na siya ay ikapo. At yun ang mga handog, pwedeng direkta yun ihulog doon sa offering bag o pwede rin ilagay doon sa sobre, basta lang i-indicate na yan ay ikapo at yan ay para sa mga handog. At pwede kang mong ilagay doon kung ano-anong programa ang gusto mong tulungan. Tandaan, Proverbs 10 verse 22. Basahin po natin lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Sinasabi ni Jesus, kaibigan, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking daan. Gaano ba kalaki ang ibinigay ni Jesus para sa iyo? Sabi sa Proverbs 23 verse 26, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Kaibigan, na kay Jesus ba ang iyong puso? Kung na kay Jesus ang iyong puso, ang iyong mga mata ay nasa kanyang daan. Kaibigan, nagpapasalamat ka ba sa katotohanan ng iyong nalaman ngayon? Sinasabi mo ba kay Jesus, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso. Kaya tulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako upang ako ay makapagbigay, makapagbalik ng ikapo. Tulungan mo ako, Panginoon, upang ako ay makapagbigay ng handog, taos sa puso at masaya. Dahil nga, mahal kita. Yan bang sinasabi ng iyong puso, kaibigan? Gusto mong tuparin ang sinasabi ng Panginoon? Yes. Gusto mo ipakita ang iyong pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabalik na ikapo at pagbibigay ng handog? Kung yan sinasabi ng iyong puso, pwede mo ba ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakikita ka ni Jesus at tutulungan ka niya. May pag-asa para sa iyo. Ang Diyos lahat ng ikapo ay sa Kanya. May pag-asa para sa iyo. Pang sa Panginoon, huwag ka lang magdadaya. May pag-asa para sa iyo. Ang langit ay punong-puno ng biyaya, kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo na sabay sa ikapoy handog binibigay.
May pag-asa para sa iyo, masayang naghahandog panalo sa buhay. May pag-asa para sa iyo, pagmamahal kay Kristo ang motibong tunay. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. Ang ating susunod na pag-aaralan sa susunod natin na episode, Modern Prophets, Visions and Dreams. Patuloy niyo po kaming samahan, mga kaibigan. Paganda ng paganda ang ating tinatalakay. Manalangin po tayo bago tayo magtapos. Iyukon natin ating mga ulo. Ama naming nasa langit, maraming salamat. Patuloy niyo pong ginagabayan ang bawat isa sa amin sa marami niyo pong katotohanan. At sa episode na ito ay aming natutunan na patungkol sa ikapo at sa pagbibigay ng handog. Ama, patawarin niyo po kami kung hindi namin ito alam noon. Patawarin niyo po kami kung nakaligtaan namin ang pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng handog. Ama, tulungan niyo po kami. Ngayon na alam na namin ang katotohanan ito, tulungan niyo po kami upang aming magampanan ang aming katungkulan. Nais po namin ibigay sa Panginoong Hesus ang aming puso. Hawakan niyo po kami at tulungan niyo kami upang kami ay lalakad lamang ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ibigay niyo po ang aming pangangailangan, bigyan niyo kami ng malulusog na pangangatawan. Ito po ang aming hinihiling. Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Magkikita po tayo sa ating susunod na pag-aaral ng salita ng Diyos dito lamang sa Mysteries of Prophecy.